And we're back here on BRGY. Ngayon na alam na natin ang naging buhay ni Pip sa Pilipinas, sige, syempre, lilipat naman tayo ngayon sa ibang bansa. Kaya ang next destination natin is Paris, France. So, nakalusot na siya. Nakalusot na siya sa akin kanina sa immigration. So right now, sikat na sikat sa Paris, no? Yung mga tinatawag nilang Loved Lock Bridge. Kung saan na isang bridge siya, andun lahat ng mga locks. And parang pwede ka doon mag-wish if I'm not mistaken. So, ayun. Yung area na yon very, very famous sa Paris. So, yan ang next activity na ating gagawin. So, we have here a number of locks na kailangan niyang i-unlock through a series of questions. So, simulan natin yung first question natin, which is, ito, kamusta yung first 3 years mo naman sa Paris? Kasi balita namin, nakailang trabaho ka rin daw na ginajuggle sabay-sabay. To the point na 7 days in a week. As araw-araw ka talaga nang tatrabaho. Kamusta yung ano mo? Experience mo muna. First 3 years ko, talagang totoo po yun. Talagang ang hirap, ang hirap. Hindi po kasi pagdating mo dito is may trabaho ka na. Depende po yun. So, nung pumunta ako dito, wala po ako agad ako nagkaroon ako ng trabaho. Malayo po, ilang buwan pa. Buti na lang nandito yung bayaw ko. Yung kapatid ko na yung panganay namin, sila yung tumulong para ako makatayo muna. So ang hirap nga yata ng ganun, pero what I noticed is kitang-kita naman yung dedication mo with how you started. So ano ba yung mga naging work mo nung nagsa-start ka sa Paris? Kasi for sure, maghahanap ka agad pagdating eh. Ano yung mga tinatry mo munang kunin and ano yung mga jobs na nakuha mo? Actually, ang normal na trabaho dito pagdating mo sa Paris, regardless kung meron kang diploma or papano, ang naglilinis po talaga ng bahay o kaya nagbabantay ng bata. Yun po talaga ang mga unang, para sa akin, yun po yung mga unang trabaho na nakikita ko at nakita ko na sa mga kababayan natin dito na mga nauna na. Grabe yung mga ganyang story kasi minsan sinasabi nga nila, nasa Pilipinas, manager ka. Pagdating mo dyan, magsisimula ka talaga from the very beginning and later on, move on din sa buhay. So, yun yung nagawa mo, no? Na-unlock mo na yung jobs mo dyan. And next question naman over here is, paano naman nabuo yung first business mo sa Paris? Kasi balita namin meron kang restaurant dyan. So, paano mo na-start yung pag-ideate ng idea na pag-create ng business? Kasi una sa lahat, sa Pilipinas para medyo mahirap na gumawa ng business eh, pero even abroad pa. So how was the experience naman? Regarding po sa yung product namin, talagang pinurso ko yon kasi sa dami na nakikita ko na kumakain ng Filipino food, sabi ko kailangan kong, para sa akin, kailangan yung mas high pa doon yung lasa. Kung ano yung kinakain ko before sa Pilipinas, dapat dadalhin ko dito yung lasa na yon. May mga ano ka ba, naging challenges? Kasi from what I'm hearing, parang all goods eh. Parang go with the flow, maganda lahat na nangyayari. Pero with this one, meron ka bang mga challenges na napagdaanan for your business? Yes. Actually, pag sinabing negosyo, hindi naman po talaga laging smooth yan eh. Pero para sa akin, pag malaki yung challenges na binibigay sa'yo, malaki din yung reward. Di ba? So, kapag may challenges, may mga pagsubok na ganyan, continue lang ho. Part din dyan, parang trial and error lang din eh. Diba? So, ito naman, ang next question naman natin for our third lock is, kumusta ang pagbibigay serbisyo sa mga dayuhan? Lalo pa na ikaw mismo ang isa ring dayuhan dyan. Kasi ang pinaka-main mission ko po talaga is maidala kung ano ang panlasa natin, mga Pilipino, is idala dito sa Paris, France, para matikman ng dayuhan. Nagulat ako, naakala ko hindi nila masyadong gusto. Pero halos ngayon, yung mga suki natin na nag-order, halos mga French po. At gustong-gusto pala nila ang barbecue. Ano yung mga una mong narinig ng mga comments nung first time pa lang nilang itinry na hindi nila masyado feel sa lasa ng mga pagkain natin, mga Pinoy? Okay, actually po, nakita ko yung pinaka-comment talaga nila kasi isang vlogger dito, isang vlogger, yung isa, half French, half Filipina, tapos yung isa, full French po yata siya. So, binlog po nila yung ano namin. Sobrang sarap daw, as in talagang nawawaw sila sa
sa barbecue ng Pinoy, iba daw ang barbecue ng Pinoy. Sobrang malasa, sobrang masarap, malambot. Tsaka syempre sa Kapampangan, no, pride din natin yan. Masarap talaga tayo dapat magluto. Part yan. So, ah, yes, okay. Yes. Ito naman, next natin na lock, our fourth lock is, what's your favorite milestone as a businessman in Paris for almost 7 years? Ano yung masasabi mong biggest achievement mo or biggest highlight mo dyan sa Paris? Yung paglawak ng ano, paglawak ng lengguwahe, ng kultura, 'di ba? Basta hindi lang po tayo nandito para maglinis or something na ano. Kumbaga nagiging ano ho tayo eh. Ang ganda po kasi ng ano ng bansang 'to, binibigay sa mga Pilipino sa totoo lang. So kaya kung pwede nating yakapin, gamitin, i-share. Yeah, yun po. And yes. Sabi nga nila, 'di ba, yung thing na hindi talaga mananakaw sa atin is education. So always learn education as much as you can. Walang ano, walang age 'yan. At any point in your life, may time ka talaga para matuto din as well. Pero ito, ang fifth padlock naman natin na question is, of course, living in the city of love. Katuwang mo rin daw sa business ang longtime partner mo na si Alice. So how does she really contribute to your professional and even your personal growth? Si Alice kasi yung partner ko na yan. Siya yung talagang tumulong sa akin para mabuo talaga kung ano yung pinapangarap ko. In fairness po sa kanya, nandiyan lang po lagi siya sa likod ko kung paano yung nagiging path ko, pag medyo nalilihis, 'di ba? Ayusin. Ang kagandahan po, siya po mismo mahilig sa negosyo. Siya po mismo magaling din sa pag-handle ng mga sitwasyon para mag-grow financially. Kasi yun ang ganyan, no? Yung ang perfect ng tandem nyo na. Pag may mga moments siguro yes, na ikaw yung medyo perfect. Ikaw yung medyo down, ikaw yung medyo nanghihina, andyan naman pala si Alice to help you out as well. And of course, vice versa na rin. So, yes. Ayan, di fam, ha? Para bang sarap talaga pumunta sa Paris kasi you get to learn a lot. Yung food pa, di ba? Sobrang sarap din naman dyan sa Paris. And pati pala ang pagmamahal, makikita rin dyan sa Paris. Oh. So, hopefully, tayo mga BFAM natin makavisit na rin dyan. Pero of course, nakarating na rin naman sa Paris si Pipz at na-unlock na natin ang mga padlock sa Love Lock Bridge. Kaya naman, saan kaya ang next destination pa natin? Let's find out when BRGY returns. I am a TFC kapamilya. Of course, I can connect and make you happy kahit saan, kahit kailan. Hola, hey, mabuhay.